Inatasa ng Makati RTC ang Philippine National Police na huwag munang ibalik si Janet Lim Napoles sa Fort Santo Domingo. Hindi na muna magbibigay muli ng discharge order ang mga doktor ni Napoles hanggat hindi tumitigil ang kanyang pagdurugo. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Sobrang stressed, hindi nakakatulog at lubhang problemado si Janet Napoles. Kaya nagkaroon ng komplikasyon at nakaranas ng matinding pagdurugo. Iyan ang sinabi ni Dr. Efren Domingo, ang gynecologist-oncologist ni Napoles, nang pinagpaliwanag kung bakit nila binawi ang discharge order. Hindi rin sumunod si Napoles sa utos na mag-complete bed rest, kaya dinugo. Dagdag pa ng gynecologist, may posibilidad din na nakipagtalik si Napoles pagkatapos ng operasyon at nakadagdag iyon sa kanyang pagdurugo. Sinabi ito ni Domingo sa korte at bahagi ito ng kanyang testimonya. Ayon naman sa personal na gynecologist ni Napoles na si Dr. Elsie Pasqua, imposibleng mangyari ito dahil direktang tinanong niya si Napoles kung nakipagtalik siya at itinanggi ito ni Napoles. Pero di naman naisalang sa witness stand si Pasqua. Nakausap lang natin siya sa telepono. Tiniyak naman ng mga doktor, maayos-ayos na ang kalagayan ni Napoles. Wala na ang matinding pagdurugo at spotting na lamang ang nararanasan. So far, yung kanyang conservative management namin ay mahusay naman ang epekto sa kanya. Ibig sabihin, nag-improve siya. She stopped doing all her activities and we're happy and it worked. She's now stable and not bleeding. So hopefully we can shift her to oral medications tomorrow. At dahil pinagbawalang ma-stress at kumilo sa kanyang kama, sinabi ng kanyang abogado na hindi na muna nito tatapusin ang second affidavit. Very loose sa kanyang nerves. Ulo-ulo. Instruction ng doctor siya. Kung papayagan na siyang makagalaw-galaw, 90 to 95% almost finished. Ulo. Humingi ng 7 hanggang 10 araw ang mga doktor ni Napoles para gamutin at obserbahan ang kanyang kondisyon. Ayaw naman ni Judge Elmo Alameda na malagay sa alanganin ang kondisyon ni Napoles. Kaya ipinag-utos niya sa PNP na huwag munang ibalik ito sa Santo Domingo. Ipinatawag ni Alameda ang chief gynecologist ng ospital ng Makati sa Lunes para makuha ang opinyon nito hinggil sa kalagayan ni Napoles. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Ayon naman po sa abogado ni Benar Luy na si Attorney Raji Mendoza, igagalang nila ang magiging desisyon ng korte pero nais din sana nila na hingin din ng korte ang opinyon ng ibang mga government doctors para maiwasan naman ang pagduruda.